Kumusta po kayo mga bossing? Nandito po tayo ngayon sa Imus Cavite po kay Boss Boy Singkit po. Ito po yung pagawaan ng mga owner type jeep po dito sa Imus Cavite. At ang kagandahan po dito mga bossing, nationwide delivery po sila. Kaya kahit saan po kayong lugar, pwede po kayong makapag-avail sa kanila. Samahan niyo ako, tara po. Ito po si bossing po. Anong pangalan niyo po, kuya? Robin. Ayun, si Boss Robin po. Dito lang po yan kay Boss Boy Singkit po, no? Display. Ano-ano po yung mga available po natin dito, bossing? Meron tayong box type, diesel, stainless, ito Bigfoot, diesel din. Doon, meron din doon na diesel. Halos dito, diesel dito. Iba-iba po yung mga owner type jeep nyo po dito na design po, no, bossing? Opo, opo. Depende. Magkano po yung alaga po nito? Ito, sa box type stainless at 250k mga bossing, negotiable price pa yan, sigurado. Ano pong makina po nito, bossing? Mazda RF. Ayun, Mazda RF po mga bossing, diesel engine po yan. Pagkita natin, sigurado maganda yung engine nito. Yeah. Ayun po mga bossing, ito po yung diesel po nila. Ayun, talagang sariwa po yung engine po nila, malinis. Ang kagandahan po dito, RF Mazda po. Ito po yung isa sa matibay na engine po pagdating po sa diesel. No kuya, no? Opo, opo. Diesel. Maraming pyesa. Maayos naman itong mga ito eh. Pag binigay sa customer. Tsaka yung makina, okay naman. Garantisado naman. Ayun po mga bossing. Narinig nyo po yung boss natin dito. Garantisado po yung makina pagdating po sa engine po nila. Ano po yung exact location nyo po dito, bossing? BF Gas Station, Malagasang 2A. Imus Cavite. Ano po yung landmark po natin? Ito po yung BF Gasoline Station. Ayun po yung landmark po nila mga bossing. Katabi lang po nila yung gasoline station po dito. BF Gasoline Station. Ayun, mag-visit lang po kayo dito mga bossing dahil marami po silang mga available po dito pagdating po sa owner type jeep po dito. Ito 290k asking price. 290k asking price mga bossing. Mahaba po yung body niya. Semi-stainless to. Hindi, stainless. Stainless body na rin. Stainless body po. Pagdating naman po sa flooring. Galvanized. Galvanized po yung flooring niya mga bossing. Ano po yung engine po nito? Mazda RF. Mazda RF din po. Ayun po, good diesel. News po. Marami po sa mga viewers natin na naghahanap po ng RF Mazda diesel po. Dahil po yung RF Mazda diesel po, isa po yung talagang magandang engine po yan, no bossing? Opo, opo, maganda po. Matipid po sa diesel po ito mga bossing. Yung engine nito, Mazda RF, matipid lang sa diesel, tsaka maraming pyesa. Yun lang. Bago po yung battery natin, no bossing? Opo, bago naman. Ayun, no? Tignan nyo po yung engine po niya, mga bossing. Malinis naman po. Malinis po. Ayun po yung pinakamalaga po. Malinis po yung engine natin pagdating po sa mga owner type jeep po. At ang kagandahan po dito, wala pong nagli-leak na oil po, no bossing? Opo, no? Opo. Malinis po talaga. Ito yung tuyo yung makina niya pagdating po sa engine. Tapos po, ito po. Meron na rin po siyang bumper na stainless po. Paglight. Ano yan? Bulbar, kuya? Opo, bulbar. Bulbar po, no? Opo. Meron na rin po siyang mga ilaw po dito. Mga park light ba yan o pub light po? Park light po. Ayun, park light po, mga bossing. Bagong ano na rin to. Bagong upholstery. Ang loob, may stereo na. Kompleto naman po. Ay, pakita po natin ito, yung loob. Ito, pakita nyo po yung loob. Stainless po ang dashboard. Ito, mga bossing, pakita natin. Opo, ito. Ang loob po, ang mga upuan po, bago. May stereo po, may speaker, halos may handbrake, kompleto na po ito. Wala lang po siya sticker, depende po sa inyo kung gusto nyo palagyan ng sticker. Itong mga gulong niya, bossing, ilang percent pa po yan? Makakapal po yan, mga 95, gano'n, 90 ang kapal niyang gulong. Yung pong mga unit po natin dito, bossing, updated po yung registro. Opo, updated naman po. Tapos? All documents, kumpleto po yan. Opo, kumpleto. Original ORCR na po. Opo, no? Kumpleto naman po. Doon naman po tayo sa kabila, bossing. Ito na po. Ay, ito pala, ano, naka-sound setup po pala to. Ito din na po yung stereo niya, touchscreen, may handbrake, tapos dalawang didosi na speaker, tapos may ampli dito sa likod. Ito, ito. May ampli siya. Kaya malakas yung tunog niyan, tugtog. Yung bubong niya, ano na rin, stainless na po, steel top. Itong isa, meron na po siyang top load. May mga ilaw po siya rito. Lahat po ng ilaw niyan gumagana po. Ito pong isang to, sold na po ito.
Bali nasa pauwi na po ang may-ari nito, nasa abroad po. Ang makina po nito RF Mazda po talaga ang pinagawa niya ng makina. Stainless body din po, mahaba. Naka steel top na rin po siya. Yan po kasi yung ano niya, order po niya, steel top yung bubong. Pagdating po dito sa display center niyo, bossing, marami po tayong RF Mazda diesel po, no? Halos karamihan po kasi mas gusto nila kasi yung RF Mazda. Mas ano kasi siya, mas matipid sa diesel tsaka mas malakas yung ayun mga bossing, kaya pala halos RF Mazda po yung makina po nila. Dito naman po tayo, bossing. Itong isa rin po na to, RF Mazda din po ito. Semi stainless, 250k asking price. Ito po ang ano niya, ang engine niya. Ito po. Yan po, malinis po, wala pong leak to. Ayun mga bossing, oh, ang kagandahan po dito, talagang malinis po yung mga makina po nila. Tapos bago po yung baterya po nila, no bossing, no. Po. Naka-bulbar na rin po yung bumper niya. May ilaw po, lahat po ng ilaw nagana. Dito sa loob, ito pakita rin po natin. Naka-dashboard po siya na Kia. Ito po, naka-dashboard po siya na Kia. Yung iba po kasi mga stainless lang yung dashboard. Ito, naka-design siya ng dashboard na Kia. May handbrake, may stereo na rin po yan, tsaka speaker po. Alos po yung lahat po ng mga available po nating owner type jeep po dito, bossing. Naka-setup na po yung sound system po nila, no? Opo. Loaded na po, no boss? Opo, loaded na rin po. Pati yung mga ilaw niya, top load, bago na rin bubong, trapal, sticker, halos bago naman po lahat. May reserve tire din po siya. Ito, yan. Reserve tire din po. Ito, isa po na to, ano, Isuzu C221. Semi-stainless po. 255k asking price. Ito, iba naman po yung design ng bumper niya. Ganyan lang, simple lang. May ilaw lang siya na tatlo. Fog light. Yung makina po niya, ito po. Kita po natin yung makina. Yan. Yan po yung makina niya, C221. Malinis din po siya, walang leak. Battery, okay. May extra pan siya pag nabiyahe ng traffic, pwede mo siyang buksan. Gaano po kahaba yan, bossing? Mga ano to, mga 14 feet. 14 feet po? Opo, 14 feet. Ay, mahaba po yan, mga bossing. Ito po yung loob niya, stainless po yung dashboard. May handbrake na din. Tapos may stereo, speaker, halos kumpleto naman po lahat. May carrier na rin siya, top load, may reserbang gulong. May antena po yan, tinanggal lang po. Magkano po yung presyo niyan, bossing? 255k asking price. Yan mga bossing, halos po yung mga unit po nila dito, negotiable price, negotiable po yan. Halos bagong gawa po yung mga yan. Bagong gawa po ito, no, bossing, no? Halos puro bagong gawa po. Ayan, mga bossing, talagang napakaganda ng mga owner type jeep po nila dito kay Boss Boy Singkit po, no, kuya, no? Display center. Sold na po ito. 4K engine po, may aircon to. I-install na lang ang aircon niya. Naka-aircon na yan, no, bossing, no? Opo, naka-aircon na po. Pinareserve na po ng buyer to, taga dito lang din po sa Imus. Kasi gusto nila yung close type siya, tapos hard type na. Para malagyan na ng aircon, no, bossing, no? Itong isa naman po na to, Toyota 3AU po, semi-stainless po. Low budget po ito, sa para sa mga naghahanap ng low budget, asking price niya 135k, mga bossing, oh? Opo. Napakamura po niyan. May bawas pa naman po yun. Pakita natin yung loob niya dito. Ito. Ayan po ang loob niya. Ayan. Simple lang siya. Ito, pakita natin. Ayan. Simple lang po yung loob niya. Ang makina naman po niya is Toyota 3AU. 5-speed. Transmission. Ito po siya. Ayan, malinis. Walang leak. Ang battery, okay. Ang radiator, bagong overall. May extra pan siya para pagbiyahe ng malayo. Hindi mag-init masyado. May ilaw din sa bumper. Simple lang din ang bumper niya. Lahat, nagana naman po ang mga ilaw.
Negotiable price pa yan, no, bossing, no? Ulitin po natin, ang price po nito, 135K po. Negotiable pa. Negotiable price po yan. Updated na rin registro po niyan. Kaya po yung kagandahan po dito, mga bossing, lahat po ng owner type jeep po nila dito, updated po yung kanilang registro po, no, bossing? Po, complete updated. Documents po yan. Complete documents po lahat. Shoutout po sa mga pamilya ko sa Candaba, Pampanga, lalo na sa nanay ko po, tatay ko, mga kapatid ko, mga tropa ko po. Mga tropang Candaba. Ay, mga bossing, shoutout po sa inyo lahat. Mga taga Pampanga po. Candaba, Pampanga. Ayun, taga Pampanga pala si bossing sa Candaba po. No? Candaba po. Meron din po tayong Wrangler na open yung likod, pang pambukid lang. Pwede rin siyang panggamit. Ang makina niya, Isuzu Gemini. Ang presyo niya, ang presyo, 265K. Nagdi-deliver din po tayo ng mga owner na nationwide po. Ayun, mga bossing, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagdi-deliver si na bossing, no, kuya, no? Opo, opo. Yung mga malalayo po tawid dagat, sinasakay po natin ng Roro. Tapos, pipick upin na lang ng buyer doon sa malapit sa kanila sa pier. Kung taga Luzon sila, kuya, ano, i-deliver na lang natin yan, byland po. No? Byland lang, Luzon. Malapit lang naman kasi yan. Ito, isang Wrangler po to, mga bossing. Napakaganda ng Wrangler po nila. Sa halagang 265,000, may Wrangler ka na, kuya. Nakabigput na yan. Yes, yes po. 4x4 ba to? 4x2 kuya? Hindi, 4x2 lang siya. 4x2. Ito po yung mga kasalukuyan naming mga ginagawa. Ha, halos, patapos na po sa lahat. Patapos na po lahat. I-display na lang po sa harapan. Punta naman po tayo dito sa may... Ito po. Punta naman po tayo dito. Ito po, may aircon po ito, 4K. Sa gusto pong may aircon ng owner. Halos patapos na rin po ito. Ang asking price niya, 230K. Negotiable. Meron lang aircon nun, kuya? Opo. 230K, may aircon na siya. Ito naman po, Toyota 5K engine. Stainless body, may ilaw din sa harapan, bagong bapping, stainless na din po yung flooring nito. Ito po yung magiting naming nag-wiring sa mga owner po namin dito. Kaya halos ng owner dito, lahat po ng ilaw, nagana po lahat. Shout out lang sa mga pamilya ko dito at mga kamag-anak sa malagasang Imus, Cavite. Ayun, mga bossing, shout out po sa lahat ng mga viewers ko sa mga Cavite po. Ayun, marami po tayong viewers dyan sa Cavite po. Okay. Ito naman po, mga naka-reserve na po ito. Halos sold out na po. Ayun, double cab po yan, double, no, bossing, no? Double cab po na gasoline type po. Pag meron po tayong available po yung ganyan, bossing mo, magkano po yung nagkakalaga po yung ganyan? Pag gasoline engine siya, nasa 200K. Ito, mga bossing, napakamura po ng mga double cab po nila dito. Yes, body. Diesel engine na to, kuya? Gasoline. Gasoline po, no? Lang siya. Iba po yung price po pagka gasoline tsaka diesel engine po, no? Iba po. Pag diesel engine po, magkano po yung alaga po niya? Nasa 350K, negotiable pa. Napakamura pala ng mga double cab po nila dito, mga bossing, ayan. Mag-visit lang po kayo kay Boss Boy Singkit po. Napakamura po ng mga owner type jeep po nila dito sa Imus, Cavite yan, no, bossing? Imus, sa Malagasang po, no? Malagasang 2A, Imus, Cavite. Ito, isa rin po ito, naka-reserve na rin po itong double cab. Ito. Ang makina niya, RF Mazda, semi-stainless din po. Semi-stainless lang po siya. May kargaan po siya sa likod. And drop side po yung sa likuran niya, no, bossing, no? Pick up po siya. Ayun, naka-reserve na po ito, mga bossing. Yung dalawang siya. Unit po nila, naka-reserve na po. Paki-like and share, subscribe si Scofield TV na taga Pampanga para updated po kayo sa mga owner type jeep dito sa Imus, Cavite. Ayun po, mga bossing, pag nasa Cavite po tayo, update ko po kayo ulit kay Boss Boy Singkit po. Maraming salamat po, bossing. Thank you po, thank you. Ha